Kung sa Korea, usong-usong soft serve ice cream, syempre, hindi magpapahuli ang Pilipinas. Ngayong tag-init, iba't ibang flavors ng ice cream ang nauuso at naiimbento na swak-naswak sa panlasang Pinoy. In Albay, patok na patok ang Salabat ice cream. Meron na ring sili ice cream na natikman na natin noon in Albay. Wait, copy! This is really spicy. Kala ko yung... This is really spicy, ah. At ang mga dapat pang matikman na Pinoy ice cream flavors, malunggay at kalamansi. Pati na rin ang kalabasa ice cream. Dito sa Sebastian's Ice Cream, nagbibenta kami ng mga Filipino-themed flavors na makita mo talaga na wala sa iba. Una, nakumpisa yung Sebastian's mga American flavors. Pero after that nga, nang medyo nasanay na ako, galing ako sa UP. So talagang medyo may pagkaka-nationalistic. For me, Filipino food is some of the best in the world. It can compete with that. So I wanted to express that sa sarili kong genre, so to speak. Kaya ang una ko naisip nga na sa sweets, sa Philippines, sa desserts, kakanin talaga eh. It took me mga 2 taon para mag-develop lang talaga ng paano gumawa ng recipe na yung kanin, mahalo mo sa ice cream na nagawa ng tamang recipe. Kaya meron akong sapin-sapin na yung malagkit na kanin, parang dinik-dik-dat, naka-blend na. Kaya mas chewy siya, parang kakanin nga, na 4 na flavor ang kakanin. Meron siyang pandan, langka, buko, at ube. Tapos linagyan siya ng latik na crunchy. Na 4 na flavors na sama-sama na iba't ibang kulay. Parang yung totoong sapin-sapin. Tapos kasabay nga nun, meron kami yung champorado at dilis. Yung classic combination nga rin yan. Dito naman yung kanin buo pa. Kaya mararamdaman mo talaga yung mga butil. Tinatopping namin ng candied dilis na yung dilis na maliit na minatamis namin. Ang Filipino timpa na isa pa, yung green mango sorbet, hindi siya ice cream. Na yung kaiba ng sorbet sa ice cream, yung sorbet, walang dairy, walang gatas, walang cream. Kaya maasim talaga siya. Kasi pang-topping nga dyan, naglagay ako ng isang special na recipe ng bagoong na minatamis. So pag in-scoop yung green mango, initin namin yung bagoong sa microwave para at pag bago i-serve doon na itatopping. Kaya meron siyang yung lamig at yung mainit na may temperature contrast pag kinain mo. So umpisa, medyo hindi sana naniwala. Parang like, ha? Parang like, bagoong. Diba? Actually, yun nga eh. Kaya as in nga nang nakita nga nila talaga na may bagoong talaga eh. Parang hindi makapaniwala o natatakot nga sila. Pero yun nga, pero nasubukan nga nila, nagustuhan nga nila. Pag nasubukan nila, nagigets nila eh. Nakaka-gratify talaga kayong sa champurado at dilis o sapin-sapin. The best compliment na nasasabi nga sa akin na lasa talaga ng champurado at dilis. Lasa talaga ng sapin-sapin. Sige naman talaga yung balak. Ang mainit na kanin at ulam na madalas nating hinahanap tuwing tag-ulan, pwedeng-pwede na rin maging patok ngayong tag-init. Kilala rin ang Batangas sa malasa at mainit na sabaw ng kanilang bulalo. Pero para sumabay sa summer, gumawa na rin sila ng bulalo ice cream kung saan lasang-lasa raw ang karne. Sa Dagupan City naman, dinadayo ang kanilang bangus ice cream na naimbento ng isang estudyante doon. Kung may ulam, syempre dapat may kanin din. Sa Albay pa rin, mayroong tinutong na bigas flavored ice cream. Dito naman sa Quezon City, pinapauso na rin ang ice cream na ang main sangkap, black rice, mula pa sa Mountain Province. Yung aming number one ngayon, yung black rice ice cream, nagsimula to nung nakita ko na familiar ako sa brown rice, sa ibang klase rice, pero hindi ko alam na may black rice pala ang Mountain Province. So, ginawa namin siyang ice cream, parang gumawa ng bibingka na iniluto kasama ng kakanggata. Nagsimula ako gumawa ng ice cream 3 taon na nakakaraan. 8 kasi ang anak ko, so kami lahat mahilig ng ice cream. So, sinubok ko gumawa ng ice cream dahil sa hindi ako nasiyahan sa mga nabibili namin. It's either masyadong mahal o masyadong matamis. No? So, nung una kong ginawa, nagustuhan ng mga anak ko sa sunod-sunod na. Actually, nagsimula ako gumawa ng ice cream, ang aking objective lang is gamitin ang sariling atin. So, kung ano man yung produkto na nakikita ko sa palengke, hindi ko unang inisip na maging kakaiba. It just so happened sa lahat ng mga experiment ko, naging masarap yung mga kakaiba. Kamote flavored ice cream. Kakaibang flavors ng ice cream ang naiisip at ginagawa ng ating mga kababayan.
sino ba naman ang mag-aakala ng mga itlog ng guaya in Davao ay pwede na rin palang maging ice cream?